Kalbaryo pa rin ang inabot ng mga pasahero sa ikalawang araw ng pagbabawal sa EDSA ng mga bus mula sa Cavite at Batangas. Kaya ang MMDA naglagay na ng bagong sa Southwest Integrated Bus Terminal ng mga dagdag karatula at lubid na magiging gabay ng mga pasahero. Pero ang grupo ng mga bus operator hihiling na raw ng temporary restraining order laban sa operasyon ng bagong terminal na yan sa Paranaque. Saksi si Steve Dailisan. Hindi lang dibubong, di aircon pa ang waiting area para sa mga pasahero. Pero dahil matagal pa rin bago mapasok ng mga bus mula Cavite at Batangas ang terminal na laan para sa kanila, ang mga pasahero hindi na doon bumababa, di bali ng mainitan ng araw. Ganito yung kalbaryo yung binubuno ngayon ng mga pasahero galing Cavite at Batangas dahil nga eto, dito na sila nagsipagbabaan sa Macapagal Boulevard dahil yung mga bus na kanilang sinakyan, dapat dun sa loob ng terminal sila ibababa pero dahil mahaba ang pila, hindi na makapagantay itong mga pasahero. Maswerte kung sila sasakay ng pa-EDSA kasi pinahintulutan na ng MMDA na magsakay yung mga bus, yung mga city buses dito. Pero kung sila sasakay ng AUV, ng jeep papuntang Baclaran, hindi naman kaya ng Loton, na kailangan talaga nilang maglakad ng mahaba-haba. Problema kung marami silang bitbitin. Sobra sa ang hirap para nakawa nila. Wala. Imbis na maayos, lalo kami natagalan. Hirap talaga. Nga nga. Ang 97 years old na si Lola Aurora galing Batangas, pasakay sana pa Maynila pero hindi alam kung saan sasakay. This is my first time. First time. Teka mo sa first experience ninyo. Bakit nilipat dito? Pasay. Terminal Pasay. Medyo nahirapan mo ba kayo? Ay, naku talaga. Hinay kasi ako. Dahil walang wheelchair, isinakay na lang namin si Lola hanggang sa waiting area sa kaikluha ng taxi ng MMDA. Mula sa mga mukahe ng mga operator, driver at pasahero na nakasalo ni Chairman Tolentino sa panangalian, nakabuo ng solusyon. Ang labo-labong paglalakad ng mga pasahero sa loob ng terminal, ginabayan na ng lubid para may daanan ng tao. Naglagay na rin ang mga haragdagang karatula para sa mga nalilito at naninibago. Pinapasok na rin sa terminal ang tigalawang city bus at taxi para may direktang masakyan ng mga may kapansanan, buddhis at nakatatandang hirap maglakad. Titikita na rin daw ng MMDA ang magbababa ng pasahero sa Macapagal Boulevard. Inilipat na raw kasi ng MMDA ang unloading area sa mismong city bus dispatch terminal para maikling lakaran na lang sa lilipatang jeepney at AUV. Pinag-aaralan din ng MMDA na kung terminal na rin ng bus ang staging area para kayanin may 800 bus galing Cavite at Batangas. Sinasabi nila dati, walang political will. Eh para sa kabutihan din naman ang lahat. Kaya nga ako, nandito ako para harapin yung mga complaints eh. Nasanay kasi tayo na sumakay sa kalye. Sakay kalye yun eh, hindi tayo nasanay sumakay sa terminal. Pero dahil hindi kontento, kukustunin pa rin ang United Cavite Bus Operators Transport Incorporated ang legalidad ng pagputol ng praktisang iginawad sa kanila ng LTFRB. Maghahain din daw sila ng temporary restraining order para ipatigil ang operasyon ng Southwest Terminal. May mga option kami, either sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Kaagad-agad ay isinaisang tabi ang kanilang karapatan. Hindi napansin ng gobyerno o ng LTFRB na ang pangpublikong serbisyo ay may kaakibat na business investment. Igagalang natin yung karapatan nilang humanap ng pamamaraan legal, pero yung sa atin, patuloy rin natin na sisikapin na ma-improve itong Southwest Terminal. Sa kanilang daw sasagutin ng LTFRB ang reklamo kapag nabasa nila ito. Pero giit ni Chairman Winston Hines, LTFRB lang ang tumutukoy sa ruta ng prangkisa at wala silang nilabag na proseso. Maging ang pagbabawal sa mga bus sa Maynila, kukwestiyonin sa LTFRB ng Alliance of Concerned Bus Operators. At bukas, papasok sa Maynila ang mga bus nila mula Welcome Rotonda at Taft Avenue para igiit ang prangkisa nila na aprobado ng LTFRB para dumaan sa lungsod. Mismong si Manila Mayor Joseph Estrada raw ang magbabantay sa kanila sa Welcome Rotonda bukas. Kasabay nito, sinagot na rin ni Estrada ang banta ng ilang kuligid driver at street vendor na apektado ng pag-regulate sa kanila ng City Hall. Wala ko ibang hinahangad, hindi yung kabubuti na nakakarami. Yung mga mahihirap, yun ang gusto kong tulungan para makabalik yung mga negosyante dito. Paano makapag bigay ng negosyo at ng hanap buhay. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.